Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na pansamantalang isinaisantabi ang kanyang natatanging pangarap para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Siya ay si Judy. Panadero ang tatay ko. Sa ganong trabaho niya kami binuhay na magkakapatid. Kaya bata pa lang, nagkahilig na ako sa paggawa ng tinapay. Sabi ko sa nanay at tatay ko, mag-aaral ako ng mabuti at magtatayo ako ng sarili naming bakery. Buo na ang plano kong yun. Ngunit, minsan pala, kailangan nating maging practical sa buhay. Judy, tanghalian na. Tinapay lang bang kakainin mo? Opo, Nay. Sabi kasi ni tatay, tikmang ko raw po kung masarap tong bagong gawa niyang tinapay. Tikim lang ang sabi niya. Hindi niya sinabing gawin mong ulam at kanin yan. O, kumain ka na maayos. Busog na ako, Nay. Ano? Eh, nakaubos na po kasi ako ng 5 piraso nito eh. Ay, nakuya mo kasi yung bata ka. Kaya ka tumataba eh, kasi puro nalang libadura yan tiyan mo. Ano yung talaga? Eh, si Nixon na lang po pakainin niyo. Siya na lang kumain para sa akin. Ay! Nixon! Eh, nandiyan ka pala. Eh, bakit kasi hindi ka nagsasalita? Ano pa ba naman naaasahan mo dyan, Nay? Uy, Nixon. Nixon, oh, kumain ka na. Eh, bakit nga pala nandito ka na naman sa bahay? Wala po si na mama at papa. Laki-laki ng bahay niyo, pero palagi ka nandito sa amin. Magpalit na lang kayo tayo ng bahay. Gusto ko yan. Yan lang ang reaction mo, Nixon. Pangisi-ngisi ka lang dyan. Sige na, kumain ka na. Salamat po. Sa susunod, magbayad ka na ng pananghalian mo, ha? Nay. Halos 3 beses kasi 1 linggong nakikikain dito sa amin. Grabe ka naman, Hello, Nay. Nililibre na nga ako niya ni Nixon madalas, eh. Ah, kaya pala dito siya sa bahay bumabawi. Hindi naman naiba si Nixon sa atin. Para na kami nito magkapatid eh, diba? Diba, Nixon? Opo. Wala na ba sabaw? Pwede yung sabaw. Ayan. Ay, balita ko. Gusto mo rin daw magtayo ng sarili mong bakery, Nixon. Pero gusto ko po magtrabaho muna sa abroad para mas mag-improve ang skills ko sa baking. Magiging magkasosyo kami sa negosyo, Nay. Konting kembot na lang. Gagraduate na kami. Pareho na kami magtatrabaho sa food industry. Tapos, kapag nakaipon na kami at nakakuha na kami ng experience, pwede na kami magnegosyo. Diba? Yayaman na tayo, Nay. Uwi. Alala ako sa'yo kanina pa. Saan ka pa nang galing? Uminom ka ba? O bakit? May problema ka ba? May pumunta kanina sa bakery. Oh, eh sino? Yung may-ari ng lupa. Eh, bebenta na lang yung lupa, kaya pinaalis na tayo. 1 buwan mula ngayon, patatayuan na raw yun ang apartment. Ano? Paano na tayo? Kailangan natin ang malilipatan. Kung saan tayo lilipat? Isa pa, paano yung pag-aaral ng mga anak natin? Paano si Judy? 2 taon na lang gagraduate na siya. Yung 2 natin, pareho nasa high school. May ibibigay naman doon na compensation yung may-ari. Eh, hindi ba tayo pwedeng umapila? Na huwag muna nilang gawin agad-agad ang pagpapaalis sa atin. Attorney, baka naman pwede makiusap itong kumpare ko. Bakery niya mawawala. Kami naman, yung mga bahay namin, hindi naman sapat ang 1 buwan para makahanap kami ng malilipatan. Opo, naunawaan ko po kayo. Pasensya na po. Sana po maunawaan ninyong may-ari nitong lupa. Sa kanya po ito at may karapatan siya gawin kung anong gusto niya gawin dito.
Malamang hindi mo kami nauunawaan dahil mayaman ka. Oh. Kami naman mahihirap lang. Sa squatter din po ako lumaki. At sa barong-barong din po kami nakatira. Mabuti nga po kayo, konkreto ang inyong bahay. Kami po, pinagtagpi-tagpi lang na plywood. Talaga lang po nagsikap ang aking mga magulang, kaya natupad ko ang aking pangarap. Maniwala kami sa iyo. Ah, pare, sandali lang. Attorney, kung talagang paalisin na kami rito, eh, maaari bang pahabain ng kahit konti yung palugit sa amin? Kahit 3 buwan. Mag-iipon lang sana ako ng pera para sa pagkuha ng pwestong lilipatan itong bakery namin. Gaya ng mga magulang mo, nagsisikap din ako para maitaguyod ang aking mga anak at para matupad nila ang kanilang mga pangarap. Sige. Susubukin ko pong kausapin ang may-ari. Ako, salamat. Salamat, attorney. Maraming salamat. Tatanawin ko itong isang napakalaking utang na loob sa iyo. Pasensya na kayo, mga anak, kung ngayon lang namin nasabi sa inyo. Kung ganun, ibig sabihin, isasara na natin ang bakery natin, Tay? Hindi naman, anak. Maghahanap lang tayo ng malilipatan. Eh, di dito na lang sa bahay. Napakalit itong bahay natin. Oo nga. Isa pa, sino naman ang bibili ng tinapay dito sa atin? Eh, nasa dulo na tayo ng eskinita. Alam nga naman, sasadya pa sila dito, yung mga customer ng tatay mo. Anong plano mo, Tay? Baka pwede tayong makiusap sa pinsan ng lalay mo. May sariling kainan yun eh, di ba? Baka pumayag na makihati muna tayo dun sa pwesto nila sa palengke. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa namin ito ng paraan ng tatay ninyo. Titigil ka sa pag-aaral? Oo, Nixon. Bet, bakit ngayon pa? Magta-tergir na tayo. Eh, ganun talaga. Eh, dahil ba wala kang malipatan ng bakery nyo? Oo. Gusto mo sabihin ko sa mama ko na pautangin kayo ng pera? Tapos ano? Paano namin babayaran? Iwala na nga kaming pera, di ba? Edi... Ayos lang. Di naman kailangan ikaw mag-isip ng solusyon. Eh, paano na yung pangarap natin? Ay, yung pangarap mo? Andiyan pa. Yung sa akin lang naman ang mawawala. Iyaan mo na. Baka hindi talaga para sa akin yun. Eh, paano ka na makakapagpatuloy ng pag-aaral? Baka kapag may pera na uli kami. Kaya kailangan ko mag-ipon, maghahanap ako ng trabaho. Ano? Magtatrabaho ka na kaagad? Oo. 20 years old ka pa lang? Eh, may mga bata nga naglalako ng kung ano-ano, di ba? Trabaho rin yun. Eh ako pa kaya, 20 years old na. Eh, saan ka nga magtatrabaho? Nayo, pandagdag sa pambayad natin sa tubig at kuryente. Salamat, anak. Day off ko po bukas. Tutulong na lang ako sa paglalako ni tatay ng tinapay sa umaga. Ay, wag na. Magpahinga ka. Palagi kang pagod, lalo na at palagi maraming tao doon sa fast food chain na pinagtatrabahuhan mo. Ayos lang, Nay. Pasensya ka na, ha? Kung hindi sana ito nangyari sa atin, sana makapagtatapos ka na sa susunod na taon. Matutupad na sana ang pangarap mo. Okay lang po. Hindi pa naman uli ang lahat. Wala namang age limit ng pag-aaral eh. Maari naman ako magpatuloy kapag nakaluwag-luwag na tayo. Nay, ayos lang po ako. Huwag niyo akong isipin. Pasensya ka na. Pinanganak ka sa hindi mayamang pamilya. Kung gaya sana kay Nixon, may mayaman ka rin mga magulang.
ka na sa prestihiyoso kang paaralan ngayon. Hindi ka sana nagkukuskus ng CR, nagmamap ng sahig, naghuhugas ng kinainan ng kung sino-sino. Nay, marangalaw ang trabaho ko. Wala pong masama dun. Oo nga, pero hindi ka sana nagtatrabaho ngayon. Dapat nasa eskwelahan ka. Nay, tama na. Kung saan-saan na naman umaabot ang isip niyo eh. Si tatay nga pala, nasan? Sino'y ka mo? Yung abogado nung may-ari ng lupa. Nakita ko kahapon. Kinumusta ko? Tapos? Alam mo, gusto niya raw suportahan ang pag-aaral ng anak natin. Bakit niya naman gagawin yun? Siguro naawa sa atin. Kasi dati ang kwento niya, ha? Galing din siya sa mahirap na pamilya. Paano niya naman susuportahan si Judy? Siguro magbibigay ng financial assistance. Hindi ko alam kung paano. Ano sabi mo? Ang sabi ko mag-uusap muna tayo. Ano sa tingin mo? Baka naman manggagancho yun, ha? Mukhang seryoso naman siya nang kinausap niya ako. Nakatitingin naman siya ng tuwid sa mga mata ko. Ibig sabihin, makakabalik na sa pag-aaral si Judy? Oo. Abay, sige na! Sayang naman! Minsan lang kumatok sa pinto ang oportunidad. At ang hiling niya, alam mo, huwag daw nating sasabihin kahit kanino na sinusuportahan niya si Judy. Sige na! Tanggapin na natin ang iniaalok niyang tulong! Ikaw si Judy? Opo. Judy, anong gusto mong maging? Ho? Anong pangarap mo? Hindi ko po alam eh. Wala ka pang anything in mind? Dati po, gusto kong magkaroon ng sariling bakery. Tulad ng tatay mo. Opo. Kaso nahinto po ako sa pag-aaral ng 2 taon. Parang nawalan din po ako ng interest na mag-aral. Ang importante na sa akin ngayon, kumita ng pera at makatulong sa kanila. Okay. Naiintindihan ko kung bakit yan ang nararamdaman mo. Pero huwag kang tumigil mangarap. Kung nawala man yung una mo, abay mangarap ka uli. Kapag may ambisyon tayo, doon tayo nagkakaroon ng direksyon. Isa pa, may talento at kakayahan ka. At hindi aksidenteng naririyan yan. Binigay yan sa'yo para magamit mo kung saan ka man dalhin ang iyong pangarap. Sa ngayon po, wala po ako may isip eh. Okay lang yun. Soon, malalaman mo rin yan. Pero sa ngayon, gusto ko ipagpatuloy mo muna yung course mo sa college. Magtapos ka muna. Ako nang bahala sa'yo. Talaga? Maraming salamat po, attorney. Maraming salamat po. Akala ko noon, naglaho na ang pangarap ko. Natulog lang pala. At nang bumalik ako sa kolehiyo, muling nagising ang pagnanais kong maging isang baker. Konti na lang, maaabot ko na rin ang pangarap ko. Ako po si Judy. Ito ang aking buhay. Walang expiration date ang mangarap. Kahit anong edad, kahit anong panahon, maaaring mangarap ang isang tao. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Legaspi, Junelle Benamin, Phil Cruz, at Jeneline de la Cruz sa papel na Judy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika Buboy Salonga, supervision teknikal Bong Miar at Eric Lucero.
Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.